intindi ko, ang pagkakademanda sa ombudsman, wala pa namang ipinafile ang ombudsman sa Sandigan Bayan. At most, it's still in the process of assessment ng ombudsman whether or not magpa-file sila preliminary investigation, hindi ko alam. Hindi naman 'yon on the basis of the COA report. I want to disabuse the mind lang ni Senator Jinggoy, ano, kasi kung sasabihin mong sinisingle out sila because of the COA report, palagi ko mali yung ganung pananaw. Ang as you very well know, yung mga final sa ombudsman are on the basis of the whistleblower na may mga affidavit na. So ilabas mo yun dun sa COA report. Yung COA report is entirely different. Now, kung ang pagbabasihan mo naman is the COA report, then he himself admitted kanina that there is some illegality or irregularity in the issuance of the COA report. But yun ang kanyang pananaw. And yet, ang akin lang, if you say that it is incomplete and you say that merong violation ng konti, it's selective or whatever, pero yun din ang nagiging basis niya ngayon of delivering his privilege speech. Ang nakalulungkot lang ay nadawit lang ako doon sa speech niya. I really do not know what is his intention dahil para ma-divert ba yung attention sa amin and then haluan ng because I am a liberal member of the Liberal Party. Ayoko naman sabihin na ano ang intention niyo tungkol doon lang. Ang akin lang parang mali eh. Mali yung sinasabing bakit itong mga to hindi nyo dinidemanda? Bakit kami lang? Eh kasama ba kami doon sa wala naman akong ano eh, wala naman ako na polis eh. Ba't naman ako masasama? Sabihin ko halimbawa, yung mga binabanggit yung mga tao ay nakasama na doon sa mga affidavit na pinirmahan nila Ben Harluy na sinasabi na ganito, ganyan, kasama to, kasama yan. Tapos despite yung pagme-mention ngayon ng mga whistleblower sa mga pangalan, whether kaalyado o hindi, apat lang yung dinidemanda o tatlo lang, then yun ang masasabi mong ano, yun ang masasabi mong selective. As it is, ang COA report is not yet final. Hindi pa final yan eh. In fact, if you will recall, even the chairman ng ombudsman, si Anwismo nagsabi siya nung tinanong siya, the COA report as it is a hearsay evidence. It cannot be the basis of a criminal prosecution. So, dahil bukas pa yan, in fact, ang tinatanong niya nga ngayon eh, bakit walang notice of disallow? Ayun ang mga tanong ni Senator Jinggoy. Because it's the notice of disallowance that will later on, pag nagkaroon na ng notice of disallowance, when it becomes final, because ang understanding ko, even the notice of disallowance can be appeal, can be questioned, pwede mong dalhin sa Supreme Court yan. When it is final, then that can be the basis of a legal prosecution later against all public official who are responsible. But as it is, di ba, tinanong din si Chairman Pulido Tan, pag kami nag-issue, sabi niya, na notice of disallowance, that it will take us 1 or 2 years. But that is the procedure eh. So on my part, dahil kasi siyempre when we received the COA report, pinako-comment kami ng COA do sa special audit report. So what I did was to request COA in writing na to give us a copy ng each and every document on file na nasa kanila that were used as liquidation, because how can I comment on something that not in my possession eh. And fortunately naman, the COA has acceded to our request, so we are now in the process, in so far as Mandaluyong is concerned, we are now in the process of securing yung mga documents na yun. So until such time na makita ko personally, then saka lang kami makakapag-comment. Hindi niya rin sinasabi doon.
it's more than 190 transactions eh. Para pag sinabi mo na, and over 3 years, we're talking about 3 years. Kasi pag the moment, pag ibigay mo na isa na salita, para bang ang dating eh, isang araw, bumili ka ng ano eh, bumili ka ng ganun eh. Yun lang ano namin in the meantime. Oh, yung, of course, kinakain yun. Alam mo, kaya nga gusto namin makita yung ano, yung mga, yung, mahirap kasi mag-comment sa isang bagay na yung mga resibo wala sa akin, wala yung kopya eh. I wouldn't even know. Based on memory alone, I wouldn't even know kung kailan buwan mo ginamit yan. Yan ba eh, may mga daycare centers ako like me every birthday ko nagpapakain ako siguro mga daycare na mga 5,000 kaagad 5,000 hindi ibig sabihin mahirap mong maano kaagad until such time na makita namin talaga the legislators na dito eh bakit kaming apat lang o kaming tatlo lang ang nakadimanda. Ang sinasabi ko, yung pagkakadimanda sa kanya is not because of the COA report. Yun ang ibig sabihin. Because yung COA report, it has to undergo ba, ano eh, yung mga several, matagal pang proseso yun. Sir, what do you think of this strategy by hindi ko alam eh. Mahirap. hindi ko pa nga natapos kung sino pa nga mga babanggitin niya. Because nauna pa ako nabanggit eh, kesa dun sa mga... wala tayong magagawa, ganun talaga. Isisinita niya rin yung... Kami, we coordinate, we always coordinate. Pero para mo sabihin na kami ang nag... parang kami ang naging implementing agency, hindi ko naman alam saan niya nakuha yun. Hindi ko naman alam. Sa COA